Babakuna sa mga minor de edad sa lalawigan ng Isabela Umarangkada na si Erwin Temperante sa detalye. Patuloy ang paghihikayat ng Isabela Provincial Health Office sa lahat ng Isabelino na magpabakuna laban sa COVID-19, lalo na sa mga magulang na may anak na 12 hanggang 17 taong gulang matapos umarangkada ang pagbabakuna sa mga minor de edad sa lalawigan. Paliwanag ni Dr. Nelson Pagirigan, ang Provincial Health Officer 2 ng lalawigan, mahalaga ang bakuna kontra COVID-19 dahil ito ang magbibigay proteksyon sa usaping pangkalusugan ng mga kabataan. Dagdag pa nito, walang dapat ipangamba ang mga magulang para sa kanilang mga anak sa pagbabakuna laban sa COVID-19 dahil may mga screening na isinasagawa bago bakunahan ng isang minor de edad upang malaman ang kondisyong medikal nito. Kinukuha po ng ating mga doktor ang kanilang history, no? Kung sila may previous sickness, so dumadaan po sila sa mga examinasyon sa ating mga doktor bago po sila mabigyan ng go signal para sila ay mabakunahan. Kaya sa ating mga magulang, huwag po sila mag-alala dahil ginagawa naman ng ating mga doktor ang nararapat na gawin para ligtas ang mga bata. Ang nanay na si Maggie Cantes agad nagtungo sa Provincial Hospital upang mabakunahan ang 2 anak. Naniniwala ito na malaki ang magiging tulong ng bakuna sa kanyang mga anak laban sa nakakaawa at nakamamatay na COVID-19. Gusto kong ligtas ang mga anak ko sa kahit na anong karamdaman, lalo na sa COVID, upang iwas sila sa ganitong sakit na laganap sa buong mundo. Sinamantala na rin ng iba pang kabataan ang libreng bakuna kontra COVID gaya ng grupo ng magpipinsan na ito. Pero gaya ng karamihan, kasama ng mga anak ang kanilang mga magulang upang umalalay. Prioridad ngayon na mabakunahan ang mga kabataang may comorbidities. 30.8% na sa target population ng Isabela ang bakunado, batay na rin sa datos ng Provincial Health Office. Gayunpaman, tuloy ang kanilang panawagan sa lahat ng Isabelino na magpabakuna na laban sa COVID-19. So marami po tayong ginagawa ngayon sa probinsya. Meron po tayong mga sasakyan, mga bakuna on wheels, no? Na pumupunta sa mga kanayunan at sa ating mga LGUs para sumuporta po sa ating mga LGUs na magbakuna, no? Ito po ay ginagawa natin araw-araw, no? Para ating mapabilis ang pagpabakuna sa ating mga kababayan sa mga kanayunan. Mula sa City of Ilagan, Isabela, para sa Eagle News, Erwin Temperante. We live in interesting times.